Guys, good morning, good afternoon, and good evening. Sana man po kayong dako naman doon. Magandang umaga at magandang hali po sa inyo lahat. Muli guys, ito si Ate Yoli's vlog. Pero wala po tayo muna ngayon kaya reaction dahil medyo ito, masama pa yung pakiramdam ni Ate, no? Pero samahan niyo po ko para update po tayo sa kay Ate Yoli's vlog. Samahan niyo po ko guys, magluto muna tayo ng ating makain, no? So let's go, samahan niyo po ko sa kusina namin guys. Yun guys, nandito na tayo sa kusina namin. Meron tayong gagawin DIY na pagluluto. Kasi meron kaming, nag-steam kami ng nakaraang araw ng isda na malalaki, no? Meron tayong mga natira. So, gawin natin guys is gawin natin fish cake. So, ito, nag-steam kami dalawang isda. So, apat nga lang naman kami sa bahay, diba? So, yung isang isda na hindi namin nakain, ito na pong ginawa natin. Hinimay po natin ito. Ay, bali, isang buong isda ito, no? At ito, meron tayong, ito, kita ko sa inyo, ang ating mga pangangailangan. Wait lang. Ito, guys, meron tayong spring onions, garlic, onions, piece of bread, at ito na ang ating fish, di ba? Ito lang po, apat na ingredients ang kailangan natin para magawa po natin ang ating fish cake. So, let's go. Start na po tayo. Guys, gagawin natin sa bread. Yung bread muna. Yung bread muna natin. I think 3 slices of bread is enough. Ito lang yung pangangailangan natin guys. Alisan natin yung matigas. Ang part ng bread na matigas, alisin lang natin to. Yan. Yan po. Ayun. Ganyan lang gawin natin dito sa bread. Hindi tayo gagamit ng flour. Bread. Dito po hindi tayo gagamit ng flour ng bread ang gagamitin natin lahat. Ito nga guys, ito yung tinatawag na DIY. Experiment natin sa mga leftover natin na pagkain. Hindi natin kailangan itapon kaagad, no? So, ito ang gagawin natin. Kaya natin dito. Ayan. Yan. Pasensya na kayo ha, sa boses ko talagang grabe. Hirap pa lang sumusumpong ng hika. Bronchitis kasing sa akin kaya medyo sobrang hirap guys. Kaya ito, gawin na natin dito. Ano muna natin yung bread natin. Ito, kailangan natin saksak natin dito yan. O, yan ka na. Let me see. Oh, it's look like it's good. So, ganyan lang guys. Baka natin para mabilis. Ayan. Dito natin ilan na guys. Ito yung finished product natin. So, pag gumanito na siya, okay na siya guys. Yan. Ito pa, isa pa. Bali, ano ha, 3 slices of bread ang ginamit natin dito. Thank you.
think it's okay. So dito guys, meron na tayong bread. Diba? May bread na tayo. At saka, lagay na natin yan. At pati-restan na natin. At na. And isang etlog. Excuse me. At saka yung asin natin. At white pepper. So, dito, lagay natin muna ito ang ating isda. I-mix natin yan dito. Imagine ka guys, gaya niya no. Nagluto kami yung isda. Binake namin for lunch. Dalawang malaking isda. Pero gawa nga guys sa apat lang kami dito kakain sa bahay. At hindi naman to sila mostly pala kain no. Yan, lagyan natin yung ating onions. Halo na natin lang yung onions natin. Garlic. Yan guys, ang garlic natin. At saka yung ating spring onions. Lahat dito guys, no? Ito lang maganda dito pag may garden ka. Dahil lahat mo, lutuin mo, kunin mo na lang sa garden. Pagyan natin ito. Ayan. Para mas malasa pa siya. Ayan. Lagyan natin ng isang kutsaritang vegetable powder. Isa lang guys kasi ayoko siya magdami ng lalagay. Lagyan natin ng kunting asin. Isang patak lang ng asin. Ayan. Ito yung itlog natin bago natin ihalo. I-beat muna natin dito, no? I-beat natin muna guys ang itlog natin guys. Yan, okay na siya. Bago mo siya ihalo. So, ito yung lahat ng hugasin ko. Shoot sa ating lababo. Ito na. Gawin natin, ihalo na natin siya. Pag ganito, no, after this, kailangan mo siya, guys, gamitan ng iyong kamay. Make sure, guys, pag ginagamit kayo ng kamay sa inyong pagluluto, nakawash kayo ha. Bukasan talaga ang kamay bago kayo magamit sa pag-mix ng inyong niluluto. Ayan. Ganyan lang siya guys. Ang ano natin. Parang nakita nyo, parang alam nyo kung bakit gamitan ng kamay ito guys. Pag ginagamitan nyo ng kamay, makikita nyo meron pang buto, meron pang pinik. So, it's better, nagagamit talaga kayo ng kamay pag nag-mix kayo ng ganito ng isda. Para make sure na wala talagang tinik. Kasi,
bata nakakain, safe po yung safe po yung pagkain, no? Hindi siya matinik. Ayan, isa po yung purpose din. At saka maganda purpose din pag ginamita mo ng kamay is mamix talaga lahat ng ano, ng ingredients niya. Ayan siya. Ganyan lang siya guys, kadali. Super sarap po. Malinamnam siya. Ano po na, ano no, dahil wala tayong ginamit na flour. Kunti bread pa rin po. Tapos i-fry mo siya. Ang sarap ng lasa niya. Something, ayan. Yan guys, ang may nakaano pag kinakamay mo, no? Saka lamas mo ng lamas, maano mo yung tinik. Matagpuan. Tagpo ba talaga? Ayan po. Ganyan po siya, no? Gawin natin. Make sure lang guys, sana kayo ay nagugas ng kamay. To be safe naman ang kakain. Pwede mo siyang gawing burger na, no? Ito, burger na siya, guys. Fry natin, tapos meron kang bread. Gawin mo siyang burger. Ha? Ayan, no? Nakakapako yung tinik. Iyon ang isang maganda pag kinakamain mo siya guys. May lalo na pag ganito isda yung ingredients mo. Makapamo talaga kung may kinik o wala. Kasi hindi naman natin ano na paghimay natin is perfect talaga na walang natira, no? Kaya it's better na huwag po tayo gagamit ng kung ano pa panghalo. Better na gamitan mo talaga ng kamay mo. You have to use your hand guys para make sure na wala po talagang ano tawag yan, skin or bones or fish bones na matira. Napakahirap ang matinik. Kaya dito sa amin, sa loob ng bahay, yung mga tao ay kinakain mostly pag nag-isda kami. Kaya nito, mag-steam kami ng isda. Ang kinakain, hindi po kami nag-steam pala, ano, bake. Binibake lang namin yung isda, no, pag mag-isda. Yung kinakain lang talaga guys mostly nila ay ang part ng tiyan ng isda, and then the rest ito nga yung mga laman. Pag hindi ko ginawang ganito ay mapupunta po sa aming pusa, pero hihimayan ko pa rin po yun. Nang hindi naman masyadong himay na malinis kasi naalis ko lang malaking tinik. Alam naman natin guys ang pusa marunong naman mag ano sa sarili nila pag may tinik, di ba? Kaya hindi ko inor, pero ngayon medyo na ano ko nga, sana nandun ba na nasayangan ka sa isda na itapon mo na lang basta masarap siya. So ito naisipan ko guys, dahil sabi ko para pang makita naman at meron tayong may mga idea tayo kung paano natin lutuin minsan yung isda sa atin, sa lalo na sa mga bata, di ba? Pero yun nga guys, no, sinasabi ko pag yung bata ang pakainin nyo nito, make sure talaga ganito, wala nakakamay kayo, no, para
maramdaman nyo po. May natitira pang tinik, maramdaman nyo po sa inyong kamay. Puro siya nung naisda. Kasi isang buong isda pa to siya, guys, na hindi namin nakain sa dalawang binake namin. Ayan. Mamaya, ipakita ko rin sa inyo kung anong isda to, ha. Ang ginamit ko. Ano to? Itong isda na to ay galing po dito sa river. River fish. Iyang river fish na ito, guys, no, na kinukunan, ito medyo malalim part ng river. Ito, makuha mo siyang isda na to. Kaya ito na yung river na yan ay dinadaanan ng mga barko. So ito na, guys, no, nakailan tayo. Ginawa ko si isang fish. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naka-8 tayo, no. 8 na piraso sa isang buong fish na yan. So, gawin po natin ito, ipapry na po natin. Pa-fry po natin, no, and let's go. So ito, guys, ano na natin yung ating itlog pa, no? Ito, bago natin siya i-fry, i-wash muna natin ng egg. Ayan. So, ganyan lang, guys. Bago natin siya i-fry, i-wash muna natin ng egg. Buo po siya. And maglagay tayo ng flour. Na i-coat natin siya ng flour, no? Ayan. Ayan. Okay po, tama yan. So, need another plate. Need tayo na isa pang plate na paglagyan ng natapos natin. Diba? So, ito ganito lang, guys, kasi need na natin ulit. Kamayin mo ulit, no? Kamay. Always kamay. Yan lang. Bakit ganito? Una ang flour. Una ang flour natin, guys, para buo, no? Buo yung fish natin pag kinain. Tapos, ganyan. Ano mo ulit dyan sa flour. Ayan. Tapos, balik mo lang siya dito. Okay. Para hindi tayo maging messy sa ating kamay. Ayan. Ganyan lang po. Ganyan siya. Gamitan mo lang inyong kamay na dry. Ayan. Kaya mag-ingat-ingat po kayo, guys, no, sa araw-araw dahil mahirap po magkasakit. Tayo sa ating ginagawa. Ganyan lang po, no, para pambahay na luto. Sa mga mamis na gusto mapakain ng kanyang mga anak ng
sarili mong gawa, homemade mong fishball, fish fillet, ay ito po maganda. Ikaw ang gagawa mo para sa iyong fish fillet, para sa iyong mga anak. At ito pa doon guys, isang technique natin, di ba yung egg natin isa lang ginamit. Hindi tayo pwedeng magamit ng dalawa, okay? Kasi walong piraso lang, di ba? So, parang ganito kalaki, ganito ng egg natin natira. Look like hindi ka siya dito sa apat. So, gawin mo, dagdagan niyo po ng milk. Yan. Yan. Dagdagan na po ng milk at ihalo, okay pa rin po yun. Yan, ano lang po, isang tips lang po yan para medyo hindi ka na magastos. Kasi kung magdagdag ka pa ng isang egg, magastos na rin yun at masayang lang. Ayan. So, madali na lang tayo matapos ito na lang. Baka next week, pag okay na ako guys, or maybe next year, bagong taon, gagawa tayo ng reaction. Hopefully na sana okay na ang boses ko. Kasi nakakaano ko, di ba, mag-reaction guys, tapos inuubo ka. Nakakasagabal. So, dito guys, tapos na tayo, no? Ayan, yung ating walo. So, gawin natin tipi-tabi. At prepare natin guys ang ating luluto. At pakita ko sa inyo kung saan ko ito luluto na matipid pa rin ulit tayo sa oil. So, ito guys, no? May secret tayong lulutuan. Dito, natin luluto sa rice cooker na maliit. Para yung deep fry siya sa oil at maliit. Kunting oil lang ang gamit. At madali, di ba? Hindi tayo magastusan dito guys sa ating oil dahil una dito natin gamitin sa mini rice cooker at tawag nito hindi siya maano sa oil, matakaw. Yan lang siya guys, hindi siya matakaw sa oil. Ayan. Ganyan po yung way ng pagluluto ko noon na mayroon tayong pagtipid sa oil, sa lahat ng ating mini rice cooker. Ayan. Balibalik tayo natin. Gagamit ako guys ng chopstick para una, hindi ito magasgas yung rice cooker natin. Ayan lang siya. So, yan po yung secret, no, na pag nagawa tayo ng ganito. Para hindi tayo magastos, guys. Kasi, una, kunti lang siya. Maliit lang na portion. Kunti lang siya, guys. At ilang peraso ng, ayan. Ilang peraso ng yung ano natin. Ayan, naka-rice cooker tayo, no. Na may mini rice cooker. Ang ating paglutuan ng ating fish fillet, na burger fillet. Burger fillet na ang ating fish burger. Ito ay magiging fish burger na natin na. Diba? So, ganito po mga mami. Para medyo tipid. Yan ang ating gagawin para hindi tayo masyadong magastos. Oil na gagawin. Kasi una is fish po yan, no? One pinagprituan natin ng fish, yung oil. At marami tayong oil na gagamitin. Una kasi kailangan natin ng deep fry. So, pag ginamit po natin yan ng maraming oil, ang oil po mahirap, hindi na natin ulit magamit. Dahil gawa sa, ang amoy ng fish nandun na po sa oil, no? Kaya hindi natin magamit sa mga meat. So, gawin nyo po, pag meron po kayong mga rice cooker na maliit, dyan sa inyo, ito pong ating technique na panggawa or pwede rin po, kung gusto nyo po sa gas, wala kayong rice cooker na maliit, may kaserola po kayong maliit, at doon nyo po ipa-fry, i-deep fry sa isang kaserola maliit. Huwag po sa malalaking wok, dahil mapagastos po tayo sa oil, at saka at the same time, ang oil
ay dahil pinagprituan ng fish ay nandun po yung amoy ng isda, ay hindi na po natin magagamit, no, sa mga meat. So, yan po ang asang fish na may bibigay ni Ate Yoli na sa ganun ay nakatipid po tayo, di po ba? Ano nyo lang po guys, mga 3 minutes, side by side, bago nyo ibaliktad. Para sure po na, pantay pong pagkaluto. So yun guys, no, last na to, na ano natin, maluto na lahat. And then, see what is the taste. Diba? Na maluto na natin yan, ating aning na fish fillet. So let's go guys, tingnan po natin kung paano ang ating lasa ng ating fish fillet. Ayan na guys, ang ating finished product ng ating fish fillet. Ayan, may nakahanda tayong ketchup sa gilid. Try po natin ha, ang kanyang lasa. So yun na guys, tikman natin ang lasa ng ating fish fillet. Ayan, ganyan po siya guys, ang sa loob. Ayan. So try natin to, ang lasa niya. With ketchup, or masarap din to gawa ka ng sausawan mo yung suka. Very nice. The best. Ang tupiak gusto kaya dahil malasahan mo yung isda. At walang halong mga kung ano, artificial, no? Talagang ano, DIY cooking talaga tayo. So, thank you so much guys for watching on my video, my cooking. Dahil wala tayo ngayong reaction video kaya nag-cooking si Ate Yoli. So, thank you so much sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's vlog. Please do subscribe Ate Yoli's vlog. At maghintay po tayo guys. Maybe by next year, mag-okay na po tayong boss natin. Makapag-reaction na po tayo. Actually, marami po ako dapat i-reactionan. Pero, napakapangit po mag-reaction na ganito yung bosses. And then, every time inuubo ka or every time humahatching ka, parang hindi po maganda, di ba? Kaya maghintay na lang po tayo. For the meantime, mas maganda po alagaan natin ang ating kalusugan. Dahil kung malusog po tayo at healthy po tayo, wala tayong sakit, marami pa po tayong ma-reaction na ng mga videos at nang magkaroon tayo ng mga lesson sa mga nakukuha na, nakikita natin mga video, di ba? So, ulit po, pag gusto nyo po itong gawin ang aking fish fillet, gawa po kayo guys, napakasarap po talaga. Promise, tama, masarap po talaga. Ang ganun din ko, hindi ko pa nangaya. So thank you so much and God bless everyone. Bye.